So hi everyone, welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng isang DIY tutorial para sa ating mga kilay. Siguro marami na rin kayo napanood ng mga DIY tutorials para sa mga kilay is life dyan. So meron tayong ititest ngayon na isang product. Actually, napanood ko lang dito sa isa sa mga video sa YouTube. So gusto ko rin itry kasi na-intriga lang din ako. Na-curious ako kung talagang effective ba siya? Kasi tingnan niyo naman yung aking kilay, 'di ba? Sobrang nitis niyan, guys. Kung hindi ako maglalagay ng eyebrow product every day, hindi siya talaga siya mag-show. Lalo na kung ganitong meron akong base, powder or something sa aking face, hindi mo makikita ang aking eyebrows. So kailangan niyang makipagsabayan lagi. So pag wala akong makeup o kahit ano, okay lang, plain na plain yung aking face. Pero pag may something na namumula-mula, kailangan ko talaga mag-kilay kasi ang pangit beshi, di ba? So today, itatry natin itong product na shades. Hair dye siya. Ayan. So ang shade na kinuha ko is brown black. So ayan. May mga ibang shade to. May black, may medium black. Ito brown black yung kinuha ko. And also, ito yung mga ingredients niya sa likod. And may nakalagay din kasi dito, guys, sa precaution niya na do not use to dye eyebrows or eyelashes. So, pwede kasi magkaroon ng allergic reaction yon. Pero ako, nag-test naman ako dito sa aking, ayan. Ayan. Nag-conduct ako ng skin testing sa kanya. 48 hours kasi yung nakalagay dito sa instructions. So, sa loob niya is meron siyang ito, yung product. Ayan. So, meron siyang 50 ml. Tama ba? 50 ml. Tapos, ito, may cup. So, ayan, madumi na yung cup kasi ginamit ko na nga siya nung isang araw. Tapos, meron yung kasamang instruction leaflet. So, ayan, may Tagalog and English para mas okay. So, meron nga dito, apply a little of mixture to test area with a cotton bud and let it dry. Leave uncovered and unwashed for 48 hours. So, ginawa ko yun, guys. Dito sa likod ng tenga ko, tsaka dito sa aking skin, dito sa loob ng siko. So, wala naman akong naramdaman na pangangate or allergic reaction. Wala. So, sana sa pagginamit ko siya dito sa aking kilay is okay lang. Walang mangyari, no? Dahil cross finger tayo sa mga ganitong ano. Pero, yung napanood ko naman is okay naman. Wala namang nangyari sa kanyang kakaiba. So, ang ginawa niya lang doon is kumuha lang siya ng sobrang konting-konti kasi konti lang talaga, guys, yung kailangan mo dito. Actually, itong 50 ml na to, kung gagamitin mo lang siya lagi para sa kilay mo, ay ang dami nito. Sobrang tagal mo itong magagamit. Baka kalahating taon bago mo siya maubos. So, ngayon, ang gagawin natin is dilinisin ko muna itong eyebrows ko. So, sa ilalim. Gagawa lang ako ng pattern, guys, ha. Kailangan may pattern. Ayan. So, ayan na. Nagawan ko na ng pattern yung aking kilay. So, ayan na ang mangyayari. So, ayan. Kumuha lang din ako ng luma kong eyebrow brush. Ayan. Kuhain natin ulit itong product. So, ganito lang karami, guys, yung kinuha ko. Ayan. Dapat kasi magiging paste. Paste siya. So, ang bili ko pala dito, guys, is 58 pesos. At nabili ko siya sa Mercury. So, ayan, nakagawa na ako, guys. So, ito na yung consistency niya, guys. Ayan. So, ilalagay ko siya ngayon sa aking eyebrows. Unahin ko muna to, guys, mula gitna, mula dito hanggang dito sa may dulo. Doon muna ako maglalagay. So, ayan, since may kumalat ng konti, ayusin ko lang ng
iwasan nyo lang guys na mapunta to sa mata ninyo ha. Kasi delikado talaga. Kaya dapat ang magiging consistency ng ang paghalo nyo is parang paste na siya. Para hindi pa, para wala nang chance na tumulo. So, ayan. Ayan na siya, guys. So, ang gagawin naman natin ngayon is kung ano lang hinaan dito na natira, yun yung ilalagay natin sa unahan para sobrang nipis lang talaga na kulay. Ayan, natapos ko na siyang ilagay. So, maghihintay lang tayo ng 10 minutes bago natin siya tanggalin. So, ang oras ngayon is ayan, 2:23. So, 10 minutes, tatanggalin natin siya. A few moments later. So, ayan, bumalik na ako. Parang 5 minutes pa lang guys, 5 minutes. Kasi nakita ko siya sa salamin. Ang itim niya na. Baka masobrahan tayo. So, tanggalin na natin siya. Kakatakot. So, ang pagtatagal ko lang sa kanya is bulak lang na may tubig. Para at least safe. Huwag na tayong gumamit ng mga toner or something. So, tanggalin ko lang. So, ito siya pag 5 minutes pa lang. Ayan, 5 minutes. Guys, happy na ako dito sa aking 5 minutes na to. Ayan o. Diba, nagkaroon na ng kulay yung aking kilay. So, konti na lang ang aking iaano. Ano sa tingin ninyo? Tanggalin ko na rin yung sa kabila, no? Kasi hindi sila magpapantay. Kasi dito medyo konti lang yung nakikita niyong kulay. Pero pag dito sa akin, para na rin ako nag-eyebrows. So, ito lang talagang unahan yung hindi. Pero yung mga hair ng kilay ko is, ayan o, nagkulay na siya. So, ayan, tanggalin na natin. Ito na siya. Ayan o. Diba? Meron naman. Meron na. Nagkulay ako ng eyebrows. Ano kulay? Itim? Ito. Kinulay ako. Diba nagkakulay? Wala akong binilagay dyan ng eyebrows ha. Wala yan. Wala yan. Kilay mo? Oo. Wala yan o. Kinulayan ko siya ng pangkulay sa buhok. Walang ano? Ano lang, nagkulay nga akong pangkulay sa buhok. Kinulayan ko yung kulay ko. Pwede yun? Kaya kahit anong gawin mo. Hindi mabura? Hindi nabubura. Na. Ayan na siya guys. Ayan o. O diba? Effect naman. Para na rin akong nagpatato. Tignan nyo guys o. Wala kayang korte yung kilay ko sa dulo. Walang korte yan. Ito lang yung hindi ko mapal. Nakakatakot kasi. Pero siguro pag tinry ko siya ulit, gagawin ko ng 10 minutes. Kasi alam kong effective. Kasi natatakot lang ako kanina. Baka sobrang mag-black na siya. Kaya tinanggal ko na siya. 5 minutes pa lang yun. Pero depende naman kasi sa inyo kung gano'n yung siya patatagalin para mas makulay. Pero ako, at least, kasi first time ko pa lang naman. So, next na lagay ko next time, pwede ko na siyang patagalin ng 10 minutes. Kasi alam ko na yung magiging kulay niya. Pero ayan, tignan mo. Oh, diba? Kukumpare natin yung kilay ko kanina. As in, talagang wala kang makikita ang shape. Pero at least, ayan, oh, nagkaroon na siya ng kulay. Tsaka hindi na siya pangit tingnan kahit meron akong meron na akong base. Hindi na siya awkward tingnan. Hindi na awkward yung kilay ko na halos wala kayong makita. O, diba, effect? Ang galing. Buti na lang walang nangyari sa kilay ko.
nakakatakot din. Kaya sa mga magta-try, eh, dapat malakas ang loob ninyo kasi pwede may mangyari sa inyo or wala. Sana try nyo to. Mura lang to. 58 pesos at marami pang naman. 50 ml. Sabi kasi 3 days. Siguro yung 10 minutes, pwede pang umabot yun ng 3 days. Pero ako, baka bukas, baka 2 days lang tong 5 minutes ko na to. Kasi medyo manipis lang yung kulay niya sa balat ko, diba? Tapos maghihilamos ako lagi. So, tatry ko ulit to ng 10 minutes tapos babalitaan ko kayo kung ilang araw siyang tumagal sa akin. Pero at least, tatry ko na siya. So, kung magsiswimming kayo guys, pwede nyo tong gamitin, di ba? Para kahit nagswimming kayo, mabasa kayo, may kilay pa rin kayo. O, di ba? Nakakatuwa. So, ayun lang guys. Ayan, sana nagustuhan nyo tong aking DIY tutorials para sa mga kilay is life dyan. Try nyo rin to. Natuwa ako sa kilay ko. Para ako nagpa-strand. O, diba? Dito kasi manipis lang yung kulay sa camera. Pero pag dito sa salamin ko, maganda. Para na akong nagkilay. So, yun lang guys. Thank you again for watching. And sana i-like itong video na to kung nagustuhan ninyo. And share sa mga kakilala nyong mahilig magkilay dyan at mag-DIY. So, yun lang. Again, thank you for watching. And subscribe na kayo sa aking channel. Yun lang. Maraming salamat. See you on my next one. Bye! Ayan guys, so ito yung aking kilay. Nag-update lang ako kasi naghilamos na ako. So ayan yung ating kilay na ginawa kanina. O diba, meron pa rin. Tignan nyo. Meron pa rin. Makapal pa rin siya kahit naghilamos na ako. O diba, pwede talaga siyang pang swimming. So ayan lang. Sa mga gusto mag-try na kayo. Mura lang. Gagawin ko ulit to. Siguro, after 2 days, maglalagay ako ulit. Tapos 10 minutes na yung gagawin. Para mas matagal. So, yun lang.